Nagising ba ang lahat? Yes, napaka-game ng ating mga participants. So, ituloy-tuloy na natin. Yes. So, to discuss po the benefits of PhilHealth, may we call on Mr. Erickson Versini from NCR Central. Thank you, ma'am. So, good afternoon po. So, I will be discussing this afternoon the benefits administration section. So kami po yung, katulad ng sinabi ko kanina umaga, no, kami po ang nagpo-process ng mga claims na sinubmit ng mga hospitals na itinadak doon sa mga hospital bills o availments ng ating mga members. Okay. So, since nalaman nyo na ang procedure ng pagiging member or yung process ng membership, then nakapagbayad na kayo ng inyong contribution. So, ano naman ang mapapala ng isang member ng PhilHealth? Okay? Suspense. Pinaka-exciting na pag-iyak si Bayo. Thank you. So, yeah. Una, so ito po nabanggit na rin kanina umaga ni Sir Bon, ano? Service coverage natin is every Filipino shall be granted immediate eligibility and access to preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative care. So, kanina umaga na na-expound na naman ito ni Sir Mon. Okay? So, in short, ito po ang trust or objective ni PhilHealth in serving the members. Okay? Next. So, yung no-balance billing, kanina naririnig na rin ito. So, yung no-balance billing po applies to indigent, sponsored, domestic worker, o yung mga kasambahay members natin, senior citizens, and lifetime members. So, ano po ba yung no balance billing? Kapag ang membro ay nag-fall dito sa nabanggit kong membership category at sila ay na-confine sa isang government hospital or government institution, automatic po, no balance billing po sila. No co-payment or no out-of-pocket. Okay? So, ulitin ko, kapag ang mga members na ito ay na-confine sa isang government hospital, sa ngayon po, government hospitals lang muna tayo. Okay? So, i-apply po sa kanila ang no-balance billing. Next. Sige, next po kanya. So, ano po ba yung mga benefits natin? So, unang-una, pag sinabi natin immediate eligibility, yung na-discuss din po kanina, ang immediate eligibility, kailangan lang po maka-register si member para makover yung PhilHealth. Not necessarily, meron siyang contribution. Okay? So, ang puhunan lang muna natin dito ay ma-register as member. And, makakapag-avail na kayo o si member ng kanyang PhilHealth benefits as well as yung kanyang mga dependents. So yung PhilHealth ID po, hindi siya requirement para makapag-avail. Dahil ang ating mga hospitals ay empowered na sa mga information o sa database ni PhilHealth. Sila po ay merong mga tinatawag nating portal na kung saan nakakonect sila sa database ni PhilHealth. Nakikita na rin ni hospital kung si member ay qualified or registered na PhilHealth member. Okay?
So, failure to pay premium shall not prevent the enjoyment of any benefit programs. So, wala po tayong qualified contribution para makapag-avail ng PhilHealth benefit and no reduction in current PhilHealth benefit package. Okay? At isa pa, inpatient benefits. So, ito po yung mga confinements ng mga patients na at least 24 hours. Okay? So, at least 24 hours confinement. Next. Examples po ng ating mga inpatient benefits. Before I continue po. PhilHealth is utilizing or employing yung payment benefit package natin ng all case rates. Pag sinabi natin all case rates, for every diagnosis or procedure, there is a specific amount or benefit package. For example, under na medical cases natin, ano po? Kapag si dengue fever, kunyari naging final diagnosis ni patient is dengue fever, ang benefit package po natin dyan is 10,000. Regardless po kung gaano katagal na confined si patient, pero at least dapat 24 hours siya. Okay? And so on. At po, sample benefit computation, yung case payment natin. Kunyari, ang case ni patient is pneumonia, high risk. Ang payment po natin dito is 32,000. Ang benefit po natin is 32,000. Then, nahati po sa dalawa ang ating benefit package. Katulad din po sa hospital setting, di po ba? Kapag ang patient ay na-admit, ang babayaran niya dalawa. Si hospital charges and si professional fee. Okay? Dito rin po sa pagbabayad ng PhilHealth, dalawa rin po ang benefit package na pupuntahan ng ating benefit. Sa case po natin ng pneumonia, 70-30 siya. 70% para doon sa hospital charges and 30% doon sa professional fee. So in this case, ang professional fee po niya is 9,600 and yung benefit package na 22,400 for the case of pneumonia ay for or will cover doon sa hospital charges. Okay? Same din po doon sa ating mga procedure case rates. O ito yung mga cases na nag-undergo ng surgical procedure. For example, cesarean section, ang case rate po natin dito is 19,000. So, ang facility fee, 60%, covers 11,400. At yung professional fee ay 7,600. Ngayon, ang tanong, paano yung sobra? Okay? Paano yung sobra? Yung sobra po, or yung excess doon sa PhilHealth benefit, lalo na kapag ang patient ay na-admit sa isang private hospital, yung excess po ng PhilHealth benefit shall be covered by the member or shall be shouldered by the member na. Okay? Pag-government, ganun din po ba? Pero kapag siya ay under ng no balance billing, no co-payment siya. Okay? Yun po yun. Pag sa government hospital. Next. Ito naman po yung mga outpatient benefits. Kanina, binanggit ko, inpatient. Ito naman, outpatient benefits. So, ano-ano ito? Ito po yung mga cases ng mga day surgeries natin. For example, kailangan ma-operahan ng isang pasyente, pero hindi naman kailangan ma-confine ng matagal. So, ibig sabihin, kapag katapos ng surgical procedure, pwede na siyang lumabas. So, ito po yung mga outpatient cases natin. So, not necessarily, pwede siyang mag-claim kahit less than 24 hours ang kanyang availment. Okay? Example po dito ay yung mga yung mga cases na ginawa sa isang freestanding clinics. Ang best example dito is yung outpatient hemodialysis. Ito marami tayong mga kababayan na nagda-dialysis ngayon. So, kasama po dito yung outpatient hemodialysis na kung saan with less than 24 hours makakapag-avail na siya ng kanyang PhilHealth benefit. Okay? Next. So, ito po yung mga example ng outpatient benefits natin, yung cataract package. 16,000 po yan, yung radiation therapy. Itong radiation therapy po, ginagamit po ito doon sa mga cancer patients natin na kailangan mag-undergo ng radiotherapy. So, ito I think is part of the palliative care na
ano na didiscuss natin kanina. And yung outpatient blood transfusion, at kinabanggit ko kanina yung hemodialysis, which is which have 2,600 benefit package. So opposite po ng kada benefit, meron tayong specific amount for each case. Okay? Ito po ay example lang ha. Kung gusto po ninyo makita yung compensable cases natin, punta po kayo sa website ni PhilHealth. Hanapin po ninyo yung PhilHealth Circular Number 35, Series of 2013. Nakalagay po doon yung mga compensable cases na pwedeng bayaran ni PhilHealth po. So more or less, nasa 5,000 cases eh. Next. Consulta package, ito po yung streamlining and expansion of services and access to primary care benefit. Entitles members to basic quality healthcare services through accredited public and private healthcare providers nationwide. So ito po, ang consulta addresses more doon sa healthcare service natin na preventive. Okay? So mamaya po, i-discuss po ni Sir Mon yung details ng consulta package natin. Okay? Next. Catastrophic or Z benefits. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga life-threatening and costly. Covers primary disease conditions perceived as medically and economically catastrophic. So ito yung mga cases, pag sinabi natin Z benefits, ito yung mga cases na kung saan kung dinakuha ng isang pasyente, kahit gano'n siya kayaman, maghihirap siya. Dahil sa sobrang mahal o sobrang laki na kailangan gastusin. So dito po, may mga specific cases po tayo dito na under ng Z-Benefits. Pero, as yung sa process po ng Z-Benefits, hindi po lahat ng ating mga hospitals ay nagbibigay ng gantong service. Meron lang po tayo mga tinatawag na contracted hospitals. Okay? So ano po ba yung mga cases na to? Yung coronary artery bypass and graft surgery, ito yung CABG na tinatawag sa puso. Yung mga cancers, meron po tayo yung prostate, yung breast, yan, isa po yan, yung colorectal. At ito po yung mga amounts, yung mga Z-benefits natin. Actually, medyo marami-rami na rin siya. So, kung makikita po ninyo, ito yung mga benefits natin, yung ALL, yung acute lymphocytic, lymphoblastic leukemia. Ito po yung mga sa mga bata. Okay? Breast cancer. So, nagre-range po ito ng ano. So far, ang pinakamataas nating benefit is yung number 4, yung end-stage renal disease eligible for requiring kidney transplantation. Taas, di ko ba? Sino gusto magabing? Ayos. Ayos. Ayun yan, ba? Okay, coronary artery bypass and graft. Sa puso po ito. So dito, may mga kanya-kanyang contracted hospitals tayo. For example, dito po sa end-stage renal disease eligible for requiring kidney transplantation. Sa tingin nyo, sinong number one na papasok sa isipan ninyo? Na contracted hospital para dito sa service na ito? NKTI. Ano po natin yan? Contracted hospital natin yan, at the same time, sila yung reference hospital natin. Yung coronary artery bypass, sa tingin nyo sinyo? Philippine Heart Center. Philippine Heart Center. So, ngayon po, before, nung mga unang nilabas yan, ang mga nag-apply yung mga government hospitals. Pero ngayon po, actually, meron na tayong mga private hospitals na nagbibigay o nagpapakontrata bilang provider ng Z-Benefits. Ang alam ko, De Los Santos Medical Center, nagpa-accredit sila ng ano, end-stage renal disease o yung kidney transplant benefit package natin. Okay? So, ito pa po yung iba, yung ibang benefit package natin for Z-Benefits. So, yan, nasa website po. May kita po ninyo yan. Okay? Ito po yung mga selected orthopedic implants. Unfortunately, dito, sa benefit package na to, si orthopedic hindi siya nagpa-kontrata eh. Pero continuous yung, ano, yung negotiation. Okay? Next po.
Ito po yung mga bagong ano ito, mga bagong benefit package na na-create o na-formulate. Meron na po tayong Z benefits for premature and small newborns. So ang benefit po diyan ay nagkakahalaga from 600 to 4,000 pesos depende po doon sa case o sa condition ng pasyente. Next. Part pa rin po ito. Ito naman yung premature newborns who are visually small or very small. Very small. So, part pa rin po ito ng premature and small newborns. So, dito, from 24,000 to 135,000. Depende po, may kita ninyo. Merong mga description. O merong qualification si patient. Na kung saan man papasok yung condition ng patient, yun po yung magiging benefit package. Okay? Next. Other special benefits and emerging diseases. Dito pumapasok si COVID-19. And si maternity care package sa outpatient, HIV/AIDS treatment package. Meron po tayo niyan para sa mga HIV positive. Yung Ebola, MERS-CoV, Zika, and COVID-19. So, yan po yung mga benefit package natin, yung medium-term development group. Then, other special benefit packages, yung maternity care, NSD, o yung normal spontaneous delivery, antenatal care, newborn, TB dots, OHAT, o yung tatawag natin outpatient HIV/AIDS treatment, animal by treatment package, and medical detoxification package. So, yan po ng ating 3 Millennium Development Goals na benefit packages. Kasama po dyan yung leptospirosis, Ebola, MERS-CoV, and Zika. Okay? Next. Ngayon, nung pumasok si COVID-19 nung March 2020, novel po yan, di ba? Kasi bagong-bago yan. Kaya, kahit papano, during that time, na-address po ni PhilHealth yung mga pangangailangan ng mga taong naapektuhan o na-infect ng COVID-19. Okay? So, naglabas po si PhilHealth ng benefit packages for COVID-19. Ito po ay depende sa severity or sa condition ng patient. Meron tayong COVID-19 para sa mild pneumonia, moderate, severe, and critical. So yung benefit package po natin ay nag-range from 43,997 hanggang 786,384. Okay? Yan po yung benefit package natin for COVID-19. And nagkaroon din po tayo ng benefit package para ma-detect natin kung sino-sino yung mga infected ng COVID. So, meron po tayong nilabas sa benefit package, yung sa RT-PCR test naman. Actually, dalawa itong RT-PCR na to, isang plate-based and isang cartridge-based. Dito sa plate-based po, nag-range siya ng 800 to 2,800. Tatanungin ninyo, bakit magkaiba? Bakit may ganon? Bakit hindi pare-pareho? Depende po ito sa ginamit na test kits. Kung ang test kits ay donated, dito lang siya sa 1,200. Kapag ang test kits ay binili ng facility, pwede po tayo mag-claim ng 2,800. So, ganun po yan. Sa 800 naman, both donated yung test kits and yung machine na ginagamit. So, pag yun, 800. Okay? Ito po yung cartridge based, so the same lang din kung ano yung cover niya doon sa mga depende sa test kits, and nagre-range po siya from 500 to 2,450. Okay, next. At nagkaroon din po tayo ng community isolation package. Dahil diba doon panahon na yon, sobrang dami ng mga infected, kailangan i-isolate. So, si Pilar po, naglabas siya ng CIU o yung Community Isolation Package na nagkakahalaga ng 22,449. Pero dapat po ito mga ito, yung isolation unit po o yung Community Isolation Unit, dapat siya ay accredited ng PhilHealth.
Okay? Next. Okay. So, 45-day limit naman. So, tapos na tayo kung kay COVID. Ngayon po, as a member, tayo bilang mga membro, meron tayo, sa loob ng isang taon, meron tayong 45 days allowable limit sa paggamit ng PhilHealth. And at the same time, meron din pong 45 days yung ating mga dependents. Yung 45 days para doon sa member, sa atin lang yon, exclusive lang para sa atin yon, yung 45 days na yan. And yung 45 days para doon sa mga dependents, yan po ay paghahati-hatian ng ating mga dependents. Not necessarily equally divided. Apo? Kung sino ang unang mga kailangan, siya po yung gagamit, siya po yung magliles doon sa 45 days na yan. Hindi po siya equally divided sa ating mga dependents. Kung sino ang mga kailangan, nandyan lang yan. Okay? Hanggang sa maubos ng mga dependents natin. Okay? Next. Ito po ay isang ano lang, example ng ating kung paano ibinabawas yung 45-day benefit limit sa atin. For example, chemotherapy. Meron po tayong benefit package for chemotherapy. Ano po? Ang binabayad po natin per session ng chemotherapy is every cycle. So every cycle, meron siyang 2 days deduction sa kanyang 45 days. At ang benefit package po niya is 7,280 per cycle. Okay. Sa pangalawa naman tayo, sa gitna. Kapag hemodialysis ang patient, every session, madededuct yan sa kanyang 45-day benefit limit. So sa loob ng isang taon, meron siyang 45 days na pwede gamitin. Pero, meron po siyang palatigyan dito sa baba. 45 days for members and can be extended up to 90 days shared by qualified dependents. Kapag ang pasyente ay nagda-dialysis, pwede pong umabot hanggang 90 days sessions ang pwede niyang i-avail as PhilHealth benefit. Paano? So yung first 45 days niya as a member, pwede po niya gamitin yun kahit saan ano, confinements. Pwede siyang ma-admit, pwede siyang mag-hemodialysis doon sa first 45 days niya. Ngayon, kapag naubos na ni patient yung kanyang 45 days, pwede siyang tumawid or pwede siyang kumurot doon sa 45 days ng mga dependents niya. Okay? So, ganun. Pero, yung hemodialysis sessions niya after ng first 45 days, exclusive na lang yun para sa kanyang outpatient hemo sessions. So, hindi niya na pwede gamitin yon. Pang ano na lang yon, pang hemodialysis niya na lang. Okay? Kaya nga po, ang sinasabi namin or sinasuggest namin sa mga members na naging hemodialysis at sila'y dependent, sinasabi namin sa kanila, magpa-member ka. Para kahit papano, ma-maximize niya yung 90 day sessions. Okay? At kung sakaling hindi siya magde-declare ng dependents, solong-solo niya yung 90 days na yun. Okay? So, okay po yun. Pwede po yun. Wala po tayong nilalabag doon. At yung third example natin para sa outpatient blood transfusion, for every blood transfusion, consider them to. 1-day deduction sa kanyang 45 days. Okay? So, ganyan po. Ganyan po natin pinaprocess ang claims. Ngayon, kapag naubos na lahat, itong 45 days na to, saka sa nagda-dialysis, naubos niya na rin yung 90 days niya, ano nang mangyayari sa claim niya? Kapag gumamit pa siya, madi-deny na po yun. Okay? Next. Meron din po tayong tinatawag sa pag-avail ng ating benefits, yung single period of confinement. O yung first, same illness within 90 days. So ano pong ibig sabihin nito? No same illness shall be availed of within 90 days. Okay, anong ibig sabihin nito? Example, ito sa first admission natin. Kunyari si patient po na-admit from January o na-confine siya from January 1 to 23. At January 1 to 9, 2023,
At ang kanyang reason o kanyang diagnosis ay pneumonia, moderate. At nagkaroon ulit siya o na-confine ulit siya with the same diagnosis noong March 11 hanggang 19, 2023. So dito, sa gantong case, wala pa siyang 90 days from the date na-discharge siya dun sa previous confinement niya at na-admit na naman siya for the same diagnosis, hindi na po niya makiklaim yung second confinement niya. Kasi papasok na po siya dito sa single period of confinement or same illness within 90 days. So, hindi po pwedeng mag-avail ng the same diagnosis within 90 days. Okay? Ganon din po dito sa second example. Kasi pneumonia moderate at pneumonia high, pareho lang din po yan. Kasi ang primary condition is pneumonia pa rin eh. So, hindi po rin siya makakapag-avail. Pero dito sa third, dito sa pangatlong example natin, same patient, ang first confinement niya ay dengue, then less than 90 from the date na siya ay na-discharge, siya ay nagkaroon naman ng typhoid fever, for example, dito sa tingin niyo, makapag-avail na siya. Kasi magkaibang sakit na yan. Eh. Okay? So ganun po. Ganun po yung single period of confinement natin. Okay? Next. So, ito, meron po tayong mga cases na exempted sa SPC rule na kahit paulit-ulit ang confinement niya, hindi mag-e-effect si SPC. Ito po yung mga cases na yan. Yan si OPD blood transfusion, cataract surgery. Si cataract surgery, magkaroon lang siya ng at least 1 day gap between the left and the eye or vice versa. Makapag-claim. Hemodialysis, radiotherapy, simple debridement, brachytherapy, chemo, other dialysis, and asthma. So yan po yung mga cases na exempted dun sa ating SPC rule. Okay? Next. Ayun ang claim last. Thank you po.